Ito po mga kababayan. Ayoko po magigik. Baka malaman po ng mga ibang nakuhang mushroom. Ito po napakatigas. Yan, yan. Siyempre unahin ko po muna itong maliit. Para excited po sa pinakamalaki. Siyempre eh. Pero po diba sa pelikula. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon po medyo makulim-lima pa, no? Maganda pong magawa ng mushrooms. Pre-prepare po natin at magluluto po tayo ng mushroom chips. Dito po sa aming compound, marami pong mushrooms. May mga nakita po ako. Tara, tignan po natin. Sana nga po tama po yung nakita ko kanina. Ayan po mga kababayan. Dito na po tayo sa gubat. Dito lang po malapit sa pinitaran ko. At perfect na perfect yung gubat ito dahil napakaraming penny ban. Ay nako. Iba po talaga na gagawa kapag malinis po kapaligaran. Ano? May mga bahay po dito sa likod ko. Meron po ang mga viewers. Opo, kapal po talaga mukha ako. Naku po, ang hiya po ang pumapatay po sa tao. Ito mga marangal po. Kaya yung mga tumitingin sa akin, natutuwa naman sila. Yung iba minumukhaan ako. Ah, okay. Yan po, ganda. Ayan po mga kababayan. Dito na po tayo sa gubat. Dito lang po malapit sa pinitaran ko. At perfect na perfect yung gubat ito dahil napakaraming penny ban. Ay nako. Iba po talaga na gagawa kapag malinis po kapaligaran. Ano? May mga bahay po dito sa likod ko. Meron po ang mga viewers. Opo. Kapal po talaga mukha ako. Naku po, ang hiya po ang pumapatay po sa tao. Ito mga marangal po. Kaya yung mga tumitingin sa akin, natutuwa naman sila. Yung iba minumukhaan ako. Ah, okay. Yan po, ganda. Ayan po mga kababayan, di ba? Napakaganda. Hilihilera. Napakadami po dito. Jackpotan po natin. Linisin ko lang po ito. Sige, pakikita ko na po. Bahala ko po kasi kuhanan ng picture eh. Kaya lang excited ako eh. Nakita niyo po, may mga bahay po sa likod ko. Well lang po sa kanila yan. Matutuwa po sila. Yan. Natira. Grabe po mga kababayan, napakaraming penny ban po rito, nagkalat.
at magaganda ang tubo. Mahirap lang po po kasi marami pong maliliit na sangga. Gagawa po tayo ng may uod. Uod, sana huwag na umabot sa ganda yun. Okay na. Napakaganda po talaga na itong lugar na ito. Perfect, perfect. Naganda ng mga painiban. Pag maliit po, mas madaling tanggalin. Pero pag malaki, napakahirap po. Pero enjoyable naman pag hinila po sa binunot sa ground. Yan. Ano po, ano? Ito po mga kababayan. Ayoko po magigik. Baka malaman po ng mga ibang nakuhang mushroom. Ito po napakatigas. Yan, yan. Siyempre, unahin ko po muna itong maliit para excited po sa pinakamalaki. Siyempre, pero po diba sa pelikula, sa una nagpapabugbog at yung excitement eh, sa huli bumabawi. Hindi ko na po gagamitin ang brush kasi medyo wet po. Nag-uulan po kasi eh. Yan, isa. Naku, napakaganda. Medyo mahirap bunutin. Puputulin ko po ilalim para may silim, hindi po masira. Yan. Para tumubo po sa gilid yung ibang maliliit. At makakabalik pa po tayo dito. Siyempre para sa mga ibang nanguwarin, hindi lang para sa akin. Ito medyo may uod sandali. Ayun. Ayun lang, dalawa. Isa. Pwede pa. So, doon po sa mga nagtatanong kung nakakain po ito. Siyempre, hindi naman po kukuha kung nakakalason. Lahat po ito nakakain. Ayan. Tatlo. Tara na po. Ang bilis po mapuno ng plastic bag.
Ayan po mga kababayan, napakadami, mga 5 kilo po siguro. Sandali lang po tayo, mga 20 minutes kasi napakadami po dito. Nakapag-shopping na po tayo ng mushroom dito po sa gubat. Tara, samahan po ninyo ako. Gagawa na po tayo ng mushroom chips in oven. Yan, dito na po sa, dito na po tayo sa bahay. Hilera na po natin para paglilinis ko eh. Mas madali. Hilera ko po dito sa baking sheet. O, di ba? Mga insekto madaling mapatay. Yan po yung mga insekto na nangitlog sa kabote. Kailangan eh, ingat-ingat din sa pagpasok sa bahay. Kaya, dali lang po ah. Sa ingay. Dali ko po sa fabric na plastic. Para nababrush ko po yung mga insekto dito sa plastic. Yan. Itong malaki, walang masyadong insekto. Ito po. Kara po na itsura, no? Parang mga tinapay talaga. Mabango din po ang amoy nitong maso na ito. Sarap mo tingnan, ano? O, diba? Dito lang po tayo sa compound namin eh. Napakarami na kabibit eh. Iba, nahihiya po pumunta sa gubat eh. Kahit na gusto nila kumain ng itong kabuti. Isipin nila may pambili naman sila. Eh kasi dito wala naman pong gutom eh. Lahat suportado po ng gobyerno. May trabaho ito wala. Suportado. So huwag po makita niyo po lahat yung nakuha ko. Hindi po ano. Hindi po more than 4 kilo, mga 5 kilo po kasi hinupa po ako sa pagbitbit nito. Hindi naman po malayo, mga 200 meters lang naman po yung layo ng gubat, lapit lang. Dami po no. Kapag 30 minutes po yan. Imagine yung mga nangunguha po sa mga ibang bansa, sa Russia, sa Sweden, sa Norway. Talagang, ano po, trailer na sasakyan. Isang araw po kasi lang nangunguha eh. Imagine po ninyo, 30 minutes lang po ito. E paano isang araw po ako nangunguha, di ba? E di napakadami. Ito, dami po. Nag-iisip na po magbenta po. Kaya lang iniisip ko po yung freight cost shipment. Siyempre explain ko po bago po magbenta, di ba? Para fair naman. Pero po sa akin pareho. Sa akin tsaka sa mga gustong bumili. Yan. Yan, dahil gagawa po tayo ng chips, pipiliin po talaga natin yung mga firm, medyo young, kahit na po yung malalaki, basta wala pong uod. Tulad po nito. Yan, napakaganda. Siyempre, medyo brush po natin. Kailangan eh. Nalinis ko naman po ito. Kailangan talaga eh. Malinis na malinis. Bakit po hindi hinugasan ng mushroom? Dahil malinis po ito. Hindi po talaga. Kasi may mga nutrients pong mawawala sa mushroom. Lalo na po kung pag-store po ninyo. Huwag nyo po hugasan dahil naku, lalabsa po yan. Lalo na fresh, lalagyan sa freezer. Okay. Hindi po muna itong tape. Ganda po, no? At dapat po maninipis para mas crispy. Pag gumawa po tayo ng chips. Ito po kasing mushroom, sa totoo lang po, 90% po tubig.
Kaya pag umuulan po, bago umpisa po ang tag-ulan, yung mycelium, mas gusto po ng may moisture. Kaya po yung mga mushroom grower po talaga sa Pilipinas, everyday o pag mainit, bilis po mag-evaporate ng tubig, lang po spray-spray. Ayan, pagkatapos po natin mahiwa, hilera po natin. Kasi yung butter po, B-A-T-T-E-R, na pang-dip po natin dito, lalagay po natin dyan. Ganda po, diba, na resulta. Hindi na po gagawa ng maraming-marami kasi wala namang order. Sabi ko, hindi gagawa doon po dalawang tray. At islice ko lang po itong mabuti at pakikita ko po sa inyo. Dahil po, karawag. Sobrang saya lang po talaga ako. Tapusin niyo po yung recipe at hindi lang po sa mushrooms, pwede niyo pong gawin po ito. Pwede din po sa maninipis na hiwa ng karne kung ilalagay niyo po sa oven. Sa mga seafoods din po, pwede po. Kahit sa mga isda, yung mga kalaman ng isda, pwede po yung recipe. Pakikita ko po sa inyo. Set po muna natin ang ating oven sa 200 degrees Celsius. Bago po natin ilagay ang ating mushroom. Sa ating pong mixing bowl, maglagay po tayo ng kalahating tasa ng mantika. Lagay po tayo ng mga isa't kalahating kutsarita po ng asin para hindi po masyadong maalat. Lagay po tayo ng paminta. Paminta na po, depende na po sa inyo kung gaano kadami. Maglagay po tayo ng paprika powder. Kung wala naman po kayong paprika powder, pwede niyo po hindi ilagay nito. Lagyan nito. Kung gusto niyo na po ng spicy, lagyan niyo pong chili powder. O kaya, kung gusto niyo naman makulay, achwete powder. Yan. Di ba? Marami pong options. Dito po sa Finland, merong potato spice. Kung wala po kayo nito, lagay po tayo mga half tablespoon. Wala po yun ito, pwede po kayong gumamit ng cheese powder kapag tapos na pong lutuin at saka nyo po ibudbud ang cheese powder. Huwag nyo pong ihahalo kapag ibibake pa lang po natin. Yan, okay na po yan. I-hand whisk lang po natin. Siyempre kung wala naman po kayong gatong whisk, kahit ano po panghalo po, nung basta makombine lang po itong ating ingredients. Hindi lang po dapat halong-halo. Yung sobrang halong-halo. Yung kumalat lang po sa mantika, ayos na po inyo. Siyempre, mas tama po talagang halong-halo. At okay, hilo-hilo na sa pinagkasan. Ayan, okay na po yan. At maglagay po tayo ng half cup po ng all-purpose flour. Pwede po kayo magdagdag ng 1/4 na corn flour tapos 1/4 po na all-purpose flour. Wala pong corn flour, kaya all-purpose flour pong ginamit ko, half cup. Wala po, nalilirito na naman ako. Pasensya na po, nalilirito niyo. Half cup all-purpose flour po yung gamit ko. Kung gusto niyo pong mas crispy, gamit po kayo ng 1/4 cup po ng all-purpose flour at 1/4 cup ng corn flour. Pwede niyo pong paghaluin. Haluin lang po natin ito ng maayos. Yan, haluin po natin. Medyo magiging crumbly po ito. Yan. Ayan po dapat ang tamang texture. Yan, okay na po yan. At ihuli na po natin ang half cup lang po na tubig. Haluin po natin mabuti. Kailangan mo po medyo may konting lapot. Hindi naman po masyadong malapot. Ayan, ganyan lang po. Yung dumidikit lang po ng konti sa ating whisk. Tama na po yan. Para pag dinip po natin yung mushroom, bago ilagay sa oven, maganda po resulta. Ayan. Yung mga nakahilera po nating mushrooms, tabi po muna natin. Kaya ako po hinilera
Kasi pag hiniwa po ninyo, magre-release po ng moisture. So medyo nadadry ng konti. So ito po yung ating hiniwa. Manipis po talaga dapat. Huwag na po yung masyadong manipis na parang papel. I-dip lang po natin ng dahan-dahan. Yung both sides po matatakpan. At medyo tap po natin para matanggal po yung excess na liquid. Kasi pag nilagay po natin yan sa baking tray, sa baking sheet, mag-spread out po. Hindi po maganda. Sunog po yung sa gilid. Kailangan po talaga walang masyadong excess. Tap po natin lagay. Yun. Mali po yun pero okay lang. Kasi nagmamarunong naman po kaya understood naman po. Diretso ko na po. Ayan, okay na po. Ilagay na po natin sa oven. Mga 25 to 30 minutes. Pero kung convection po ang oven po ninyo, baka mas mabilis. Dahil lang oven ko po, hindi naman convection. So, ilalagay ko po ito sa gitna. Para even po, maganda po yung pagkaka-crispy. Pagkaka-crisp. Habang nasa oven po yung ating ginagawang chips, pakikita ko po sa inyo itong dinry ko. Ito po. Diba nilagay po natin eh, siksigan. Nakita nyo noong nag-dry, umurong. At parang chips na. Yung iba po kinakain ng ganto. Crispy naman po. Pero ako hindi ko po tin. Hindi ako pong itry. Gusto ko po kasi talaga luto eh. Ito lang naman po kasi yung dehydrator. Tinatanggal lang po yung liquid sa katawan po ng mushroom. Pero same naman po. Kasi kinakain din po ito ng hilaw eh. Itong penny bun. Ginagawa po sa salad. Iba po pinipreserve. Pickle. Ito po. Diba? Siksikan na siksikan po nung nakaraan. Ngayon po. Pag maglalagay po kayo sa mga plastic container, siguraduhin po ninyo na walang mga mantika. Malinis po na malinis dapat kasi mag-create po yun ng mold o amagin po. Kailangan po talaga malinis po. Ano, ano po ito? Maganda na po ang presyo na itong isang container po na ito. Ayan! Crispy na po ang ating mushroom chips. Napaganda po ng resulta. Cool down po muna natin o palamigin po natin. Kasi kapag bagong lutong ganyan, medyo makunat. Pag lumamig po, mas crispy. Ayan po itsura po niya. Para po siyang potato chips, di ba? Napaganda po ng itsura. Ayan, medyo malamig lang po ng konti. Ibig sabihin, pwede pong tanggalin sa ilalim. Gamit po tayo ng... Nakita nyo po, medyo malambot. Pero pag lumamig po yan, magiging crispy po yan. Baligtarin po natin. Para hindi po mag-stay po yung liquid sa ilalim. At mag-evaporate po at maging crispy. Ayan, ayaw naman makasama. Pinapaya na naman ang reputasyon ko. Ayan, di ba? Napaganda po ng resulta. Lagay po natin sa container. Bago po natin tikman. Narinig mo po ang lutong. Tikman po natin. Ayan, tikman na po natin. Naglagay po ng konti dito kasi mainit pa po eh. Pag medyo lumamig, mas crispy pa po. Magpasalamat po muna tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa lahat-lahat po. Naway pangalagaan po ng bawat isa inyo pong nilika. Dahil doon po nanggagaling po ang aming Panginoon sa araw. Sa araw-araw, Panginoon, kayo na po ang bahala sa aming sinusuko na po namin sa inyo lahat sa karunin Jesus. Amen. Meron po ko dito iced tea. Siyempre, pagkain naman po ng mushrooms. Hindi naman po araw-araw, minuto. Ang mushrooms po, tumutulong po ito sa paglinis po ng ating internal organs. Lahat naman po ng sobra, hindi maganda. Ibabalansin po natin. Hindi ko naman po sinasabing balansi po yung lagi kinakain ko. Yun lang po yung magandang gawin po natin. Yan. Yan po. Diba napakaganda po ng resulta?
Para po siyang potato chips na may coated. Napakasarap po kasi may konting lambot din po sa gitna. Masarap din po ito sa ano, sa mushroom burger. Top. Mas masarap din po ito kung mayroon cheese powder. Na-imagine ko po, para po siyang fries. Masarap po kasi hindi naman siya lasang mushroom, masarap po eh. Ito po yung mushroom na ito, hindi po amoy mushroom. Lasang mild chicken. Ayan. Sabi ko po, titikman lang. Ano po, salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po. Napakasarap po pumunta sa gubat dahil nakaka-relax po, nakawala po ng problema, at may mga pagkain pong nakukuha. Naway, ang bawat isa po kapag may binibisita po na inyong nilikan ay pangalagaan, wag pong magkalat. Pagmamalasakit, pagmamahal po sa inyong nilikan, Panginoon. Gisingin niyo po ang diwa't puso po ng bawat isa. Lalo na po ngayon, sa panahon po ngayon, mas kailangan po namin ang inyong nilikha at disiplina po. Maraming salamat po, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo sa alin sa simay. Paano po, maraming maraming salamat po na naman sa inyong oras na nila sa Pinilakan Lakbay. Sa mga iba pa pong recipe, pakabisita lang po ang Pinilakan Lakbay channel. Scroll down nyo lang po, mayroon pong mga recipes po. May mga Pinoy recipes for business. Maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat palagi, magandang araw. Laban lang.